Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang lesson natin ngayong umaga is all about church stewardship or stewardship of the church. I would like to request everybody, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo ang text po natin ngayong umaga is all about 1 Corinthians chapter 4. Pag nakita na ay maaaring tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4. Verses 1 and 2. First Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Okay, basahin natin. Ready? Read. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man may be found faithful. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much for this morning. Thank you for the opportunity once again that we are gathered in this place in order to learn many things from your words and to be encouraged how to live a life full of joy and faithfulness and full of service. I pray, dear Father, your mga kapatiran po namin who are on their way, going to this place, guide them, let them come and join the services this morning. At ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa madami sa Panginoon Kristo, so sabi niyo sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Church stewardship, ika nga. So, sabi naman nalang sa latan, let a man. So, account of us. So, merong accounting. Ibig sabihin ng account, magbibilang. Kaya yung mga na merong mga kurso na accountancy, it is all about stewardship. Katiwala ka doon. Kaya nakalagay dyan as of ministers of Christ. So, ang isang mananampalataya ay isang manggagawa ng Panginoon. Hindi lang ho pastor, hindi lang po missionary, hindi lang mga Bible student, hindi lang mga church worker, ang lingkod ng Panginoon. So, hari nawa, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon ay magiging ministers of our Lord Jesus Christ. And stewards of the mysteries of God. Ang pagiging katiwala natin na hindi tayo pinagkatiwalaan ng bahay, hindi tayo pinagkatiwalaan ng edukasyon, hindi tayo pinagkatiwalaan ng negosyo, hindi tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon na mag-manage na isang company. Ang ipinagkatiwala ng Diyos is stewards of the mysteries of God, yung hiwaga patungkol sa Diyos. Hanggang ngayon, napakarami pa rin bagay na hindi natin maintindihan patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi nga, our mind is only limited to what we see. Our mind is just confined in the four corners of our brain. So, limitado lang yan. Kasi nandito lang naman yan, di ba? Protected by a beautiful and wonderful skull. So, yun lang po yung ating kayang isipin. So, beyond that, it is very impossible for a man to know the mysteries of God. Kaya nga, yung sinabi dito sa Deuteronomy 29, if we are going to read the Word of God, 29:29, ano sabi po dyan? The secret things belong unto the Lord our God. So yung mga sikretong bagay, sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret thing belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us. Yung nakikita natin na ihayag, belong unto us. But those things, unto our children forever, that we may do all the words of this law. Yung mga sikretong bagay, hindi natin kayang i-comprehend yan, analyze, okay? That's beyond our own capacity. Kita mo yung mga tao, pagka gusto pang isipin, tukasin yung mga bagay-bagay, nagkaroon ng nervous breakdown, nagkaroon ng mental, malfunction. Iba yung bagay. Halimbawa lang, yung mga magikero, yung mga tricks nila, hindi naman talaga magic yan, tricks yan eh. Oh. Yung mga yon, magagaling talaga yon. May magagaling sa kamay.
may magagaling sa, parang si Manny Pacquiao, magaling eh. Matalino yung kamay niya, okay? May mga tao naman magaling sa memory. Matatalas yung memorya. Meron naman ng mga tao magagaling sa tinatawag na photogenic ba yun or photographic vision. Habang nakaupo ka, susulatin ka, dodrawingin ka, almost makukuha nila. Okay? So yun po yan. Magagaling. Ngayon, sabi dyan, stewards of the mysteries of God. So tayo pala, mananampalataya, we are stewards of the mystery of God. So pinagkatiwalaan tayo. Dito sa lupa, naturalmente, pinagkatiwalaan tayo. Pinagkatiwalaan ka ng buhay, pinagkatiwalaan tayo ng pamilya, pinagkatiwalaan tayo ng anak, pinagkatiwalaan tayo ng konting negosyo, at yan ay palaguin natin. At sa mga nag-estudyante, pinagkatiwalaan kayo ng tinatawag na kaalaman. Kaya yung pag-aaral ninyo, pagandahin ho ninyo. Okay? So yun po yan. Ano pa? Sabi dyan. Verse number 2. Moreover, it is required in stewards that a man may be found faithful. So tayo pala bilang mga katiwala, kinakailangan makita sa atin na tayo po ay tapat sa Panginoon. So basahin ko lang dito yung ating lesson na noon. Nakasagay po dyan, in the New Testament time or era, a steward was a manager of a household or state. So siya po ay nagmamanage sa isang bahay o kayang estado. He was appointed by the owner and is entrusted to keep the state running smoothly. So siya po ay pinagkatiwalaan. Para bang ganito, noong panahon ng President Rodrigo Duterte, pag siya po ay aalis, yung vice president, hindi yung kanya yung pinagkatiwalaan. Ang pinagkatiwalaan niya ay yung kanyang secretary of executive secretary. Yung palang ano, secretary of state sa Amerika pala yun. Sa Pilipinas ay executive secretary. Yung executive secretary, pag umalis yung presidente nung panahon ni President Rodrigo Duterte, yun po yung kanyang inaatasan to become the little president. Okay? In charge. So habang wala siya, yung pagpapatakbo sa Pilipinas, in charge siya doon sa kanyang sekretaryo. Anong pangalan noon? Si Miguel Aldea ba yun? Miguel Aldea? So I forgot the name. Okay? Pero siya po yung pinagkatiwalaan. So tayo po mga kapatid, yung Panginoon natin, umakyat na sa langit. Di ba? Ngayon, yung church na itinayo niya, ipinagkatiwala niya sa atin that the church will run smoothly. Yung pananambahan na hindi dapat yan pabayaan. At kaya ganyan, no, mga Kristiyano, pag outing maaga, pag Sunday school, eh mahalaga ito, eh, si lecture ito eh. Oh, yan. Buti si Ivy, yung Sunday school lagi ito. Oh. Keep up the good work, ha, kapatid. Okay. Yun. So ito, we are God's stewards and entrusted us responsibilities to comply. So tayo po ikitiwala ng Diyos at merong mga ano, tinatawag na responsibilidad, ipinagatiwala ang Diyos sa atin. Sa bahay, halimbawa, marami tayong mga responsibilidad sa bahay. Ano yung mga responsibilidad sa bahay? Tumulong kang maglinis. Tumulong kang mag, ang tawag doon? Yung magluto, maghugas, magwalis. Mga simpleng bagay. O kaya pag kami kay pera na, tumulong kang magbigay ng ayuda sa pamilya. Okay? Yun po yan. So, tulong-tulong. So, dito po, meron po tayong mga ilang ano, pag-aralan. Una, how do we use our talents? Kasi pinagkatiwalaan tayo ng talento. May kanya-kanya tayong talento, no? Merong iba, magaling magturo. Yung iba naman, takot magturo. Yung iba naman, magaling kumanta. Yung iba naman, sintonado. Oh. Actually, wala naman daw sintonado eh. Sabi sa pag-aaral ha, hindi lang talaga confident at hindi nakapag-practice. Kasi nga, lahat yan ay binigyan ng Diyos ng boses. Hindi naman lahat ng boses ay pari-pariha. Ang problema lang kasi, pag yung isa ay napakatining ang boses, gusto mong abutin yung tining ng boses. Hindi po yan. Meron na bang masyadong mababa ang boses? Kagaya nung araw, nung mayroong pastor na matanda nung araw, si Pastor Ben Solis. Pag kumanta yun, napakababa naman yung boses nyo. Oh,
ba, kakantayin ng ano? Although, mas mababa pa doon. Para kang nandun sa ano, pagka ikaw ay ano, ikaw ay makikinig, parang, alam mo yun, yung napakababa yung tono. Pero, interesado kang makinig kasi, mababang mababa na, hindi mo pala kung ano yung kasunod doon. Yung iban, sobrang tining naman, di ba? Na gusto mong mabiak na yung mga salamin sa tining ng buses. So, hindi natin pwedeng gagayahin yon kasi may kanya-kanya. Oh. Si Andrew eh, hindi naman kagandahan ng boses noon eh. Kaso nga lang, yung kanta niya eh, mayroon pa indak-indak, kaya ayun, sumikat siya doon. May ganun po yun, okay? Yung mga African na mahilig mag ang tawag nila, rapper ba yun? O yun. So, talento, may talento tayo. After we accepted the Lord Jesus Christ, we are given the ability to glorify God and edify the church. So matapos tayong natligtas, meron tayong capacity or abilidad na sambahin ng Diyos. Para bang ganito? Pag ikaw ay naka-enroll sa eskwelahan, may responsibilidad ka. Anong responsibilidad mo? Maganda aral lang ba yan, Ivy, yung anak mo? Iyan, siyempre, hindi pa naman kaano, hindi pa naman yung responsibilidad nila, hindi pa naman ganun ka-mature. So, ang gagawin mo, ihahatid mo pa sa school. Diba? Susunduin mo pa sa school. Hatid, kaya meron kang subject. Ang nanay at tatay may subject yan. Ang subject nila, pag nag-aral yung mga maliliit pa ng mga bata, hatidology at saka sundology. Ihahatid mo at saka sunduin mo. Okay? Pero pag yan ay mga nag-mature na, para yung dalawa kong ano, binatilyo, dad, bilhan mo kaya kami ng e-bike para kami nang papasok sa eskulahan. Oo nga, no? Iisip ko, nako. Tadaming sasakyan dyan sa kalsada, no? Pwede naman, kung sa loob lang ng subdivision, di ba? Highway kasi. Baka makipagkarirahan doon sa mga bus, nako, pagbihir sa mga jeep, yari na. So, mag-alala ka rin bilang magulang. Okay? So, ito po mga the responsibility. Pag ikaw estudyante, you have a responsibility to go to school. Pupunta ka sa eskwelahan. Kaso lang, ang eskwelahan, mayroong demand yan. Tatlong bisis ka magiging late, isang absent yan. Yun ako yung nag-aaral sa Santa Misa, ako yata yung may pinakamataas na track record ng absent eh. Every month, mayroon akong tatlong absent. Sa loob ng 10 buwan, 30 absences meron ako. Every month, favorito ako ng ano ng guidance counselor. Pupunta ko doon kay Ma'am Sherry, pupunta ko doon kay Dr. Boyd Lyons, kakausapin ako, hey, Brother Bong. Kaya, kilala ko ng mga yun eh. Kasi every month, nakaupo ako sa opisina nila. At kasi gusto ko naman yung kinakausap ako, di ba? So, may kanya-kanyang trip yung mga tao. Nasabihin lang naman sa iyo, oh, may tatlong absent ka na. Isang buwan lang yun eh, kasi black system kami nung araw. Tapos meron ka ng absent na ano, tatlo kagad. Kinakailangan maano ka, babagsak ka, hindi mo mahahabol yung ano. At tuturuan ka ng ano, ng guidance counselor, strive for an A. Yun doon. So, alam ko na yung ano na yun. Almost every month, alam ko na yung strive for an A. Oh, yun yung liparin mo, yung A na yan. Hahabolin. Sabi ko, ma'am, hindi ko na kailangan kasi letter A talaga pledo ko. Oh, di ba? So, A. Alkala eh. Yung middle name ko, A pa rin. So, hindi ko na kailangan strive yung A. So, strive. Yeah. Ganun lang kasimple yun. Okay? Ano ba? Buti na lang yung school, Bible school, hindi ako binigyan ng ano, the most number of absences for the school year. Kasi kung meron, sipin mo, tatlo linggo-linggo in 10 months, 30. Eh, sa ordinaryong eskwelahan yan, may 30 absent ka, wala ka na eh, di ba? Failed ka na noon. Kaya, nakakatuwa. Ano pa mga patid? So tayo po, given the ability to glorify and edify the church. So nandito ka sa church, hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Inside the church, you have so many things to do. Ano yon? Makipaghalubilo. Yung bang magkaroon ka, you need to feel the church as your family. Yon.
Kaya maraming mga ano, maraming mga tao, hindi kasi nila nadama ang church ay pamilya. So itong church na to, pamilya mo to, ang tawag nito, spiritual family. So we are one body in Christ, worshiping together as one family. Diba sa pamilya, pag may sakit yung isa, halimbawa nagkasakit yung nanay mo, ano sabihin mo? Hindi ka ba apektado bilang anak? Apektado ka eh. Bakit? Eh wala magluluto sa pagkain. O diba, walang maglalaban ng damit mo, so apektado ka. At walang maninirmon sa'yo, may sakit eh. Walang magbubunga nga sa'yo, o, may sakit eh. So apektado ka kasi hindi mo na ano yung daily routine. Okay? So yun po yan mabudin. Yun. Sa church, the same. Yung church, dapat madama natin yung tinatawag na tayo ay pamilya. Kaya tayo bilang pamilya, nagpapalakasan tayo sa bawat isa. O kapatid, yung pangkamusahin mo lang, kapatid. Mon, pakikuha yung ano, yung may tao sa labas. Mon, may tao sa labas. Yung ba yung ano, kunin mo yung pamilya. Tawag dito, edify, palakasin mo. Di ba? Papalakasin mo. Yung tao, ibang kumustahin mo, kumusta ka. O, di ba? Pasok ka. Yun po yan, kukumustahan. Napakahirap sa pamilya, yung nanay at tatay, hindi ka kinakumusta. Hindi natanungin, o anak, kumusta pag-aaral mo? Para noong Friday night, dumating ako, 11 o'clock yata, o mag-12 na, kami ni Brother Terso. Pagdating sa bahay, gising ko yung mga anak ko. Sabi ko, how's your day? Alam mo naman sagot ng bata, fine. How's your study? Fine. Laging fine yun. At least tinatanong mo. Kahit hindi gumagawa ng assignment, fine pa rin. Okay. Yung po problema, okay? So, ito mga batid, tayo napapalakasan tayo dito through the aid of the Holy Spirit. Romans 12 verse 6. Tignan natin. Romans 12. 12. Verse number 6. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith. So tayo dito mga patid, may kanya-kanya tayong talento. Gifts, ika nga, dito nakalagay dito. Maaring magaling kang kumanta. Yan tao kasi mayroong tinatawag na yung galing. May galing sumayaw. May galing. Huwag naman yung galing mo, galing mantisod eh. O, di ba? Galing mantisod, galing manakit ng tao, no? Hindi. So, may kanya-kanya tayong galing sa buhay. So, dapat ang galing natin, galing maghamon, magaling mag-encourage ng tao. Okay? Yeah. Dapat ganun tayo. Itong tinatawag na gifts dito, ito yung tinatawag din na spiritual gifts or talents. Talento natin. So, meron lang ako ilan na babanggitin dito. Nang una, yung teaching. Okay? Verse number ano? Romans chapter 12, verse number 7. Sabi dyan, or ministry, let us wait on ministering. Or he that teacheth on teaching. Yung nagtuturo. Maaring ang galing mo, para ba nung Friday may binibus study kami ni Brother Terso. Sabi ko, ano yung, sabi ko, ate, anong kurso mo? Idok po. Sabi ko si Bunso, anong babae din? Anong kurso mo? Idok din po. Sabi ko, itong gitna, lalaki, anong kurso nito? Kurso nito? Idok din po. Wala na ba kayo ibang gusto sa buhay kung di magturo lang? Eh, yun po yung gusto na gusto ko eh. Sabi ko, yun ba talaga gusto mo? Opo. Sa pangalawa, yun din po. Sa bunso, yun din po. Eh, wala na tayong magawa. Gusto nila ay magturo, education. Isipin mo, tatlong magkakapatid. Yun ang gusto nilang tinahak. Iniisip ko na lang, baka ayaw na bumili ng libro eh. O, di ba? Para pagkataas ng isa, yung isa naman. O. Isa third year, yung isa second year, yung isa first year. Baka ako ang gusto noon, ipasapasa na lang yung libro, ano? Para makatipid. Pero hindi naman siguro. At hindi naman pwede ipasa yung gamit kasi tinignan ko yung magkakapatid. Hindi naman ibig sabihin magkakapatid, pare-parehang sizes ng katawan. So magkaiba din. So yun po yan, mga budet.
So teaching. So dito sa church, maaring ang ministry mo, yung gift mo is teaching. Kasi pag nagturo ka, ang ibig sabihin nito, you are going to communicate effectively, communicate the details, yung detalye. Halimbawa lang, Pilipino ituturo mo, yung subject ng Pilipino, detalye noon ituturo mo. Details yan. Ay, edok ka pala din, ano? Education ka, di ba? Education pala ito siya na eh. Si Angel eh. Education. Si Milian, education. Oh. Si Princess, education. Dami pa na education din dito eh. Oh. Ako rin, edok din ako. Si Mrs., edok din yun. Ang dami mga education dito eh. Pero ang education, mga kapatid, dito yan. By definition, education, eh dapat yan is teaching the person not only in the mind. Kasi pagka yan ay tinuruan mo lang sa utak yan, you are only imputing knowledge, skills, principles, facts sa ulo. Pagdating ng araw, bago magiging ano yan, professional monster. Kaya nga Pilipinas, punong-puno ng mga buhaya daw, sabi nila eh. Edukado pa. Edukado, pagdating sa lansangan, kakasa. O, di ba? Mga edukado yan eh. O, bakit? Mayroon ka na bang taga-bundok? Kakasa doon sa kalsada? Wala eh. O, kahit ngayon mga taga-bundok, may mga itak yan. Lahat yan sila may mga itak. Never silang, ano yan, gagalawin yung itak nila. Pagka nagkasamaan ng loob. Di po. So ito yun. Ano pa? Another one. Another na talento mga patid, evangelism. Evangelism. Pag sinabi natin evangelism, soul winning po ito, marunong kang magbahagi ng salita ng Diyos. Ito, meron talaga mga tao na soul winner. To point sinners to Christ and start new churches. Kasi po ito mga soul winner na ito, tingnan natin sa Ephesians chapter 4, verse number 11. Ito po ang sabi ng Banal na Kasulatan. And he gave, so ang Panginoon natin, nagbigay siya, some. So hindi lahat ng tao pwedeng apostol. And some prophets, hindi lahat ng ano ng mga tao magiging propeta. And some evangelists, hindi lahat ng tao evangelista. So evangelist, ito po yung the one who evangelized. But everybody in this room can be soul winner. Pwede tayong maging soul winner. Bakit? Yung mahal mo sa buhay na katabi mo, yung kaklase mo na katabi mo, yung kapisina mo, nakasama mo sa pisina mo, edi si kamaritis mo. O, di ba? Yan. Mga kumari mo, pwede mo yung bahagian ng salita ng Diyos. Everybody can be soul winner. Okay? Kasi responsibility natin yan at utos ng Diyos sa atin yan. Another one. The gifts of giving. Verse number 8. Romans chapter 12, verse number 8. Anong sabi dyan? Or he that exhorted on exhortation. Merong tao magaling mag-exhort. May tao na magaling siyang mag-encourage. Pero may tao namang magaling mang-tisod. Nakita nyo? May tao, pag nakita mo, nai-encourage ka na. Pero may tao naman, pag nakita mo, tisod ka na. Ayaw mo. So there are people like that. Ayaw mo. Alam nyo ba, ang ayaw na kinakatakutan ng kabayo? Ano yung kinakatakutan ng kabayo? Ha? Ayaw na ayaw niya. Sige nga, give me a guess. Ano ang kinakatakutan ng kabayo? Ha? Hindi. Pamalo, sanay na sila doon. Ha? Anino. Yun. Takot na takot siya sa anino niya. Sipin mo, sa laking mama ng kabayo, takot siya sa anino niya. Yung elepante, napakalaking ano yan, hayop yan. Kanino siya takot? Yung elepante? Sa daga. Kung ano yung pinakamaliit, nagtataka siya sa laki niya, bakit merong maliit doon? O, di ba? Yan yung hindi niya maintindihan.
Para yung tao, dito sa atin, sa kwartong ito, merong takot dyan sa ipis. Samantalang sa Cambodia, kinakain ang ipis. Sa norte, merong tao, noong isang araw, pinapanood ko yung paano lutuin yung ipis. Bah, okay. Doon sa mga ano, kinukuha lang yung ipis, ano? Tapos, binabali nila yung ulo. Hinugasan, tapos, sibuyas, bawang, pinirito. Ayos sa sabi ko. Habang kumakain, iniisip ko, pag ako kaya pinapakain yan, kakain kaya ako? Ano kaya sagot niyo? Kakain ako. Kasi may ipis na edible. May ipis na nakakain. Hindi lahat ng ipis ay masama sa katawan. May ipis na kakain. Kaso lang, yung ipis na yun, pag kinain mo yun, at least kakain ka lang ng mga apat na piraso. Kasi napakataas ng protein. Para ba yung uod sa, ano, sa nyog? Sino ba dito nakain ng uod sa nyog? Wala pa? Yung uod sa lupa, binakain na ba? Wala, oh. Yan, ang sabi ng, ano, ng mga health experts natin, dapat apat lang na piraso. Sinubukan ko yan, kumain ako. No, magluto yung aking binan. Yung uod sa lupa. Masarap nga naman. Bumubuhit yung namnamin mo, di ba? Yung uod, namnamin mo siya. Tingnan mo muna yung ulo niya. Di ba? You are a worm. Darating ang araw pag ako namatay, magkasama na tayo. O, di ba? So, kakainin mo siya. Ang sarap pala pag nilalasap mo. Kaso lang, dahil hindi sanay yung bituka mo, pag nakain ka na, parang naduduwal ka. So, kinakailangan mo na something na drinks para mapasipay. Okay? Para yung kumain ka ng ano, yung mga mukbang-mukbang ng South Korea, kakain ka ng tawag dito, yung maraming namamatay dyan, yung octopus, kasi bumabara sa airways nila, ba't naman kasi ang buhay pa ay kakainin? Meron naman pwedeng isaw-saw mo sa mainit na tubig para maano ka agad siya eh. Ayun, buhay na buhay, gumagapang. Nag-try na ako niyan once. Ay talaga namang, isipin mo, kinakain mo yung ayaw matanggal-tanggal doon sa ngala-ngala mo. O di ba? Yung pagkain mo, gusto mo nang iduwal kasi nga nakabara doon sa ano at kumakapit. Ang solusyon ko doon, iniman mo ng tubig, hindi matanggal. Ang ginawa ko, kinainan ko ng sili. Ah, nanghangan siya, tanggal siya. Yan ba yan? E kung hindi ka marunong, nako. So giving mouthed. So may mga tao na giver. Naturalmente sa kanila na mahilig magbigay. Kaso lang may tao naman na talagang sakim. Ayaw magbigay. Okay? Ayaw. Kaya sa church, mga batid, tinuturoan tayo ng Diyos magbigay. Ano yung ibigay natin? Napakarami. Una, ibigay natin yung buhay natin. Yung buhay natin, ibibigay natin sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, ye present your bodies a living sacrifice. Itong katawan natin, buhay po ito na sakripisyo. Okay? Yan. Ano pa? Ibigay natin yung ating oras. Lahat po tayo dito ay mayroong oras. Meron akong isang, ano, yung nakita nga, isang kainan, may nakalagay doon, we are open 25 hours a day. Pasobra eh. Ang ating oras ay 24, pero sa kanya, we are open 25 hours a day. Sumobra yung oras niya. Minsan nag-isip ako, saan bang lupalop ng mundo ito? Meron ba talagang mundo, parte ng mundo, na 25 hours ang ano oras niya? Wala eh. Alam ko, ano lang eh, minuto lang ang diferensya. Merong difference between, yung iba, mahaba ng isang minuto. Yun lang yun eh. So siguro, kinount na niya na yung isang minuto is another 1 hour. Okay? Yan po. Para mga Koreano, ang Koreano, pang ang edad nila ay ano, 10 years old. Ang ibig sabihin noon, 9 years old lang sila. Kasi nga po, buntis pa lang, count na nila yon. 1 year old. Pagkasilang ng anak, yun na yung second year na ng bata. Kaya magkaiba. Sa atin kasi, yung pagbubuntis, hindi counted. Wala eh.
Walang ano yun. Pagka isinilang siya, wala ding ano yun. After 1 year lang, saka tayo magbibilang, sa kanila iba. Okay? Parang yung ano, mag-asawa kayo ng Koreano, hindi yung babae, kunin mo yung surname ng lalaki. Walang ganon. Magkaiba pa rin kayo ng apelyido. Parang nasa corporate world kayo, ang tawag pa rin ninyo, Miss or Mister. Bibihira naman sa corporate world, magkatawag ng Mrs. Eh. Miss lang. Tama ba ako dyan? O, di ba? Puro Miss. Kahit ang edad mo ay 80 years old na, Miss pa rin. Okay? Nakalimang asawa ka na, Miss pa rin. Another one, ministering. Ministering to render practical help in both physical and spiritual matters. Ito po yan, mga patid. May mga tao mahilig tumulong, mahilig maglingkod. Meron namang iba, ayaw ang kunat. Alam niyo yung word na, no? Initiative. Merong tao may inisiyatibo. Inisiyatibo. Ano ba sa Tagalog initiative? Kusa yun. Tama, kusa. Bakit sinasabi ko inisiyatibo? Transliteration, ano? So, kusa. Merong tao nagpukusa. Para yung ano, yung New Zealand. Kasapay ko doon sa bangka. Tumalon. Sa bangka. Pak! Denied niya. Tataka yung mga tao. Pati ako, nagtataka ko eh. Ang nasa isip ko, baka nagustuhan niya yung ano, tubig. Kasi malinis yung tubig. Kitang-kita mo yung mga isda. Ang linis eh. Yung pala, ang nakita niya, yung isang candy wrapper doon sa lalim na ano. Denied niya. Kaya pag gano'n niya, pag-ahon niya, sabi ko, hey, what's the matter with you? Oh, sabi niya, I find the garbage. One candy wrapper, pambihir, tinaas niya, snowbear. Sabi ko, is it worth? Sabi niya, yeah, it's worth. Nako, sumagot. If I'm a foreigner, love your country, how much you being Filipinos? Ah, wala nang nagsalita ako, tahimik na ako, bahala ka dyan. Yang hiya na ako eh. Kung siya na foreigner, may concern siya doon sa basura, lalo na dapat tayo mga Pilipino. Ang implication doon, you are in your country, that's your property, you need to take care of that. Okay? Kaya makikita nyo sa ibang bansa at saka sa Pilipinas, yung mga ilog nila, ang linilis pa rin. Kahit doon sana sa Thailand, yung kanilang, ano, yung sa ilog na market nila, ang linis. Pag dito sa atin, bakit kaya? So may problema yung ating, ano, ating mindset siguro. Okay. So yun po yan, ano. So ipagamit po natin yung ating mga talento sa pagtuturo, sa evangelism, sa pagbibigay, at yung paglilingkod. May kusa tayo. Another one, pangalawa. How do we use our bodies? Itong katawan natin. Yung katawan natin, huwag nating abusuhin ito kasi ito po ay templo ng banal na espiritu. Hindi po ito pagmamayari natin. Daming mga tao, yung katawan, puro tato. Yung kaibigan ko, umibig kay Floor. Pinatato dito, Floor. Nung maghiwalay sila, ano, gawin niya? Hinayaan niya lang muna. Umibig naman siya. Pinatato naman niya sa kabila. Yung ano, yung tawag doon. Girlfriend niya, Lorna. So may floor na dito, Lorna. Pambihira. Tapos, naghiwalay sila. Pinatato niya dito. Idna. Pambihira, no? Nung pang-apat na, nagpatato din siya uli dito. Eh ngayon, magpapakasal na sana sila. Apat na, pang-apat, ano? Numanghubad siya, nakita. Sabi niya, bakit may Lorna dito? Bakit may ano dito? Idna dito? May iba't ka ganito? Sabi niya, naloko na. Sabi niya, mga ex ko yan. Oh. Edi nag-away. So, ang ginawa niya, nung maghiwalay sila, nagpalagay siya ng tato, napakalaki dito, ex. Oh, ayan. Mula rito,
pag ganun doon. Kasi dito, konektado, di ba? Tapos mula rito, hanggang dito, oh, pinatanggal niya. Isipin niyo yan. Parang sino yung, ano, taga Hollywood na malaking, ano, mama, na bumili siya ng aso, ayaw na misis niya, kaya naghiwalay sila. Yung tato ng misis niya dito, pinalitan niya ng tato ng, ano, ng aso niya. Si Arnold Schwarzenegger ba yun? O Arnold Schwarzenegger, o yun? Na boy shit yun sa misis niya. Sa halip na mahal niya yung misis niya, eh, nag-away sila dahil sa aso lang. Eh, pinalit niya yung mukha ng aso. Ay, grabe naman yun. Eh, kanila yan eh. Pero yung katawan natin, wag ho nating sulat-sulatan yan. Kasi hindi naman atin yan eh. Pagkayan kasi, dami ka ng ano, gas-gas sa katawan mo. Nung araw, bawal yan. Bawal ka makapag-abroad. Pag may tattoo ka dito. Kaya nga ako nung araw, sa fraternity namin, eh may tattooan. Hindi ako nagpatato. Kasi supremo ako eh. Sa dami namin supremo, walo kami. Dalawa kami pastor ngayon. Nasa Cavite, misan-misan po, pumuntahin ko dito yan. Yung isa naman, abogado, yan, member ni pastor ano, Pastor Benny Abante. So, tatlo kami. Ngayon, may mga tattoo yan. Ako lang hindi. Sabi ko kasi mag-abroad ako. Pagdating ng araw, pag may tattoo yan. So, bawal kasi noon pag may tattoo. Pero ngayon, yung tattoo na yan, iwan ko. Kaya yung katawan natin, ingatan natin yan. Ang ganda-ganda niyan. Ang kinis-kinis ng pinagawa ng Diyos sa inyo eh. Wonderfully. And ano pa ang tawag doon? Carefully, yung paggagamit niyan, paggawa ng Diyos, pagkatapos, marka-markahan lang natin. Okay? Tapos yung ano, mga lalaki, yung babae, pwede yung may ano dito, may hikaw. Yung iba, sa India, yung mga babae, may ganun dito, di ba? India ba yun? Lalaki ng earring dito. Parang pwedeng maglaro ang ano, daga eh. Saka magbahay ang gagamba ng lalaki. So, ganito pa dito. Africa yata yung may dito pa. Alam niyo yung mga ano na yan, yung may ganito. Yung earrings na dito, it's a sign of slavery. Yung mga slaves nung araw, nilalagyan talaga ng earrings yan. Ibig sabihin, yan, alipin ko yan. So, a sign of slavery. Yung mga ano, pero ngayon, lalaki ka. Kaya nung nakita kong lalaki, ah, grabe. Tatlo rito. Yung gitna, ano yung sing-sing nilagay dyan? Sing-sing, di ba? Banat na banat yung tainga. Tapos, astig-astig pa. Sabi ko, pag pinitik yung tainga nito, ano to? Simplang to. Tapos, astig-astig pa. Tapos dito, meron pa siya dito. Yan. Oh. Meron dito. Ayos ah. Tapos kabila naman, meron din dito. Kaya bumaba na yung dito eh. Bumaba na. Ano ba nakain ng taong ito? Ay, kawawa naman. Ah, meron pa. Meron pa siyang dalawa rito. Yung this kilay. Kilay. Dalawa. Sabi ko, nakaklip lang kaya yan. Ang sarap. Suntokin ano? Sinuntok mo. Dito, dalawa. Eh, trip nila yon. Ayaw ng Diyos yan. Kasi tayo, yung katawan na yan, hindi naman atin. Hindi naman sinabi ng Diyos, ay anak, yung ilong mo, kasi kulang naman yan sa sukat, eh, kuha ka ng laman dito sa binti mo, kopirahan mo, lagay mo dito. Yung kaibigan ko, ganun eh. Kasi gusto niya yung ilong niya, mala Amerikana. Nagpakuha dito ng ano. After 10 years, hindi naman kasi malambot yung ano dito natin eh. Yung laman dito, malambot yun. Eh, matigas yung ilong eh. Yung ilong niya, bumaba. Eh, bumaba. Sabi ko, nangyari sa ilong mo? Sabi niya, bakit? Parang bumaba eh. Bumaba, yun. Nagpa-opera na naman. Eh, kung magpa-opera ka every 10 years, huwag ka nang magpa-opera.
Kasi maliwanag yan. O, pera. O, di ba? O, pera. Ah, pera yan. Ito ngang mata ko eh. Sabi ng doktor, 2020, mag-ipon po kayo ng 380,000. Kasi nga, total blindness ko. Liwanag na lang. Wala naman ako makitang tao dyan eh. Wala. As in ilaw lang. Kaya nga, nung kumuha ko ng lisensya, sir, hindi na pa kayo pwede mag-drive eh. Ano ba? Dyan? Sa may Bazar City? Hindi na kayo pwede sa yung drive. Sabi ko, sana ako pwedeng pumunta na LTO na pwede pa ako. Ah, pwede kayo sa mall. Yun pala eh. Punta ko na mall. Ayos. Pagdating doon, mga 12 o'clock, nako, minauna sa akin. Ganon din. Hindi binigyan. Uwi! Sabi ko, ah. Nung tinawag yung pangalan ko, ay, hindi ako pumasok. Umalis muna ako. Sabi ko, maya na pag naalis na yung mga tao, 4:30. Bumalik ako 4:30. Sir, kanina pa po kayo, mula launa, tinatawag yung pangalan nyo. Sabi ko, may emergency lang. Pwede, siyempre, pagka ganon, ang nasa isip ng mga trabahante, di ba? Uwi on time na. O, ilan na lang kayo? 8 na lang kami. Yung nauna pa rin sa akin, may edad na rin. Mas may edad sa akin. Ganon din ang problema. Eh, sir, tatang, hindi na po talaga eh. Nako, sabi ko, mukhang ako yata ang pangatlo ah. Pagdating sa akin, di, alam mo yung ngitian mo lang yung mga, ano. Andang hapon po, may salamin po ako at yung aking mata ay for operation po yan. Hindi na po yan nakakita, color blind. Na ganun po ba? Ano po mabasa nyo dyan? O, hanggang number 7, basa ko. Sa kabila, wala na eh. Sabi niya, takpan nyo yung ano, yung kaliwa nyo, yung kanan lang. Sabi niya, ilan ito? Hindi ko na mabasa, ilan yan eh. Pinaas mo ang kamay mo. Hindi, ilan nga po? Hindi ka po, kamay nga po yan. Ginanong-ganon mo, o wini-wave mo. Kasi hindi ko mabasa eh. Malay ko kung ginanong pala niya, ano, di ba? Sabi niya, sige sir. Baba na lang natin sa non-pro. Kaso lang, hindi na kayo maniho sa gabi. O, binigyan din ako. Ice lang din. Kaya yung katawan natin, ingatan natin. Okay? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Kaya wag nating sirain. Wag nating sirain sa kakasigarilyo. May mga lugar talaga ng smoking is allowed. Kung ang tatay mo, nasa Ilocos ka, nagtatanim kayo ng tabako, hindi ka naman nagsisigarilyo. Kaso lang yung mga dumi doon ng tabako, sinusindihan yan, pampausok yan, para yung mga lamok mawala. E di sobrang tabako ka, di ba? Sipin mo, buong bahay mo may tabako, umuusok. Nakuha niyo ba yun? Oh. Kagaya dito, hindi ka uminom ng alak, pero ang nasa nagtatrabaho ka sa paggawaan ng alak. Kaya yun po yan. Okay? So itong katawan natin, our bodies are the temple of God. Kaya huwag natin itong sirain sa bisyo. Kaya pag may bisyo kayo, abay tigilan nyo. Kahit yung bisyo ng pagkain, tigilan nyo rin yan. Yung sobla, yung gluttony. Yung bang gabi na, alas 9 ng gabi na, kakain ka pa ng isang bandihado. O di ba? Mayroong kaibigan na ganyan. Kakain ng isang planganitang spaghetti. Pagkatapos lalagyan ng ano, yung condensed milk. Hindi yung maliit, yung malaki. Yun ang pinakasabaw niya at igupin niya yung condensed milk. Sabi ko, nakotol, mapadali ang buhay mo niyan. Kamukat mukata, naputol yung paa. Oh. Alam niyo na kung anong sakit noon. Putol yung paa eh. Kaya yung katawan natin, ingatan natin. Hindi lahat ho ng masarap sa katawan is good for your body. Kaya tingnan nyo yung mga mapapait. Gamot eh. Kumain ka ng ampalaya. Gamot. Mawalan ka ng diabetes. Okay? Kaya huwag kayong magbisyo ha. Kasi pag nagbisyo kayo, nako, delikado. Alam niyo yung word na bi-script? Yung bi-script yan, yung
yung bisyo, di ba, vices yun. Yung vice grip, pag ginamit mo yung tools yan, kahit anong gawin mo dyan, hindi matanggal-tanggal yan. Nakakabit yan eh. Pero mayroong technique doon, di ba? Kalabitin mo lang ng konti, matanggal pala. Madali lang. Nakuha nyo? So yung bisyo pala, napakadaling tanggalin yan. Ang sabi nga, smoking, one stick of smoke, isang minuto ng buhay mo ang mawawala. Yung alak naman, darating ang araw, magkaroon ka ng fatty liver. Pagka nagkaroon ka ng fatty liver, yung internal organs mo, madadama yan pagdating ng araw. Kaya nga ayon sa pag-aaral, yung mga tao may mga bisyo, maiksi ang buhay. Doon, sa kainta, apat yung mga, pag naghatid ako ng mga anak ko, apat yung umaga, alas 7, iinom-inom na yan yung kape nila, puti. Puti yung kape nila, alam nyo na. Ang tawag doon, gin, di ba? Yung kape nila eh. Sabi ko, oh, anong nangyari sa inyo? Eh, pangtanggal po, brother, ng hangover. Ah, sige. After 1 month, namatay yung isa. Brother, wala na yung kasama namin. Ah, sige, tuloy nyo lang yan. May mawawala din sa inyo sunod. At tinuloy pa rin nila. After how many months, patay yung isa. Dalawa na lang sila. Sabi ko, tigil nyo na yan. Kung gusto nyo sumunod dun sa dalawa, tuloy nyo lang. Pero kung gusto nyo manatili kayo, oo nga brother, gusto ko pang mabuhay. Eh di, tigilan mo. Kaya wag natin sirain yung katawan natin sa masamang bisyo. We need to present our bodies to God. Ihandog natin yung katawan natin. We are to bring the body under control. Kasi ang katawan natin, minsan, walang control. I-control natin yan. We are to glorify God in and through our bodies. Sumali natin yung ating katawan kasi nga, yan ang ginagamit natin para maglingkod sa Diyos. Kasi pag namatay na tayo, hindi ka naman makapag-pray na eh. Hindi ka na makapagsimba. Meron lang mga tao ayaw magsimba. Nagsimba lang nung siya ay bininyagan. Nagsimba lang nung siya ay kinasal. Yung pangatlo niyang simba, nung siya ay namatay. Huwag nating gawin yun. Dapat ang pananambahan is every day of our lives. Sa buhay natin, private yun, nagsimba tayo sa Diyos in our daily lives. Kahit nasa trabaho ka, pwede ka magsimba eh. Isipin mo lang yung Diyos. Kumanta ka ng mga ano, mga gospel song. Di ba? Ito, ang tawag nito, public worship. So, sama-sama tayo, publiko ito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, nagsama-sama tayo, nananambahan sa Panginoon. So, hindi ko na matapos ito, no? Dalawa lang po yung ating na topic. How do we use our talents? And how do we use our bodies? So, gamitin natin yung talento natin at ang katawan natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Sama na rin yung ating Sunday School offering. Heavenly Father, we thank you so much sa aming po mga napag-aralan. Sa patuloy na pagiging salita, I pray the Father na kayo po ang magbigay sa amin ng kalaman mula sa inyong salita upang kami ay patuloy na mahubog, lumago, at patuloy na maglingkod sa inyo. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ni Kristo Jesus. Amin, Diyos, magligtas. Sama na rin po namin yung aming Sunday School offering this morning. Lahat na ito aking dadalangin, in our Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.